Ese Yan lang niyo po po nalalaman. ang Lamang lamang ni lang Kuya po Nick ng, sa amin. yes, lamang lang po ng isa. Pero di ba, paniwalaan niyo rin naman kami minsan. Pero Sino entertaining. pinakamababa na points doon? Teka Ay, lang. Sisilipin ko parang lang ha. kilala ko na Sisilipin siya. ko lang. Nagsisimula din yata sa letrang D. Teka lang ha. Ako hindi ko pa kasi nakikita. Pero habang sinisilip ka, guys, nandito na tayo sa draft natin. And for Team Liquid, they got the Mars and the Vipers. Sa kabila naman dito, it's gonna be Puck, Razor, and then the Abaddon. Silipin natin. Dahil ang pinakamababa, ay talaga naman, ay, D din talaga be. Naman. Oo, double D din pala ang mababa, ano? Tama. Siguro malas talaga sa ano, sa bet yung mga letter D nagsisimula ang pangalan. Tama ka dyan, B. Naniniwala ako sa hindi ako kontra, pero swerte ako eh sa mga pinag-ano ko dyan, pinaghuhula ko dyan sa prediction sa Kuya Nick. Pero pag ako na yung tataya, ay wala na. Wala na. Zero pero meron pa tayo apat na series ngayon. Agad, agad. Tama ba? Meron pa tayo apat na series ngayon sa ating last day of the group stages. Anim yata. Ayan, anim ba? Kung hindi ako nakakamali sa stream. Yes. Kung may mga magiging tiebreakers pa. And dito sa group A, I think medyo komplikado yung base sa tinignan ko kanina. Either way, magkakaroon at magkakaroon talaga tayo ng tiebreakers. Like for example, itong medyo... Hindi pa din kasi Ayan. Natin alam yung resulta nung ibang ano, nung ibang series. So mahirap pa sabihin, puro scenario lang yung pwede nating makita. Pero ayan dito, ayan. Ni-notes ko na. Pag yung ayan, RNG ano kasi, pag yung RNG kasi natalo, ayan, magkakaroon ng tiebreaker sa match either ng Talon or OG. Either of the two, kung matalo man yung ano, kung matalo man yung Talon, kung manalo man yung Talon kasi magiging 7-9, 7-9, 7-9 yung score nila. So either way magkakaroon talaga ng ano ng tiebreakers kung matalo yung RNG and kung manalo naman yung RNG tie up naman sila sa Fnatic yung biglang angat ng RNG dito kasi yung score nila ngayon 7-7 magiging 9-7 sila and 9-7 yung Fnatic and Fnatic wala na silang series eh. So magkakaroon yung tie pagdating sa second place pero depende pa rin kasi may laro pa rin yung outsiders mamaya and sa side naman ng Team Liquid ayan pag nanalo sila magkakaroon pa rin ng tiebreakers sa outsiders if matalo yung outsiders. So, ang dami pang scenario na pwede. Pero, ang ina-assure ko lang sa inyo guys, napakarami talaga natin magiging tiebreaker. So, good luck sa mga susunod na casters. Oo. Susunod good na casters morning namin. Po talaga. Good morning. Sa inyo. Ayan, di ko alam ha. Kasi parang ang max na KC na broadcast natin, 9:30. Nung isang araw yun eh. Kasi natandaan ko, nagpunta ako sa camp, tapos may maingay pa, 9:30 na. Ay, 9:30. Oo, 9:30 na lang umaga. Oo, si Pollock, si Jay, maingay pa. So sabi ko, ay, may broadcast pa rin pala. Ganun na kaaga. E, tingnan natin ngayong araw kung abot ba tayo, kung mabibreak ba ang record. Pero ayan guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Para sa mga naghahanap kay Ana, siya po, ayan, yung unang-una si Mild Nation. Di lang siya naka-IGN kasi baka mamaya malas yung Ana eh. Oo, Mild Nation naman. Kung ano yung kina-ikli-ikli nung kanyang pangalan, mahaba naman dito. Oo, baka malas na kasi yung Ana, V. Oo, baka malas nga naman. Na sabi siya pinapalad. Sabi nga dito, anhin mo ang pagbili ng ano na mga team jersey kung pwede ka naman mag-stand in ganun si Ana nangongolekta ng mga jerseys yeah. Anyway tapos then, mamamaalam ulit no babay ulit tingnan lang natin yan, eh. Kung sa TI makikita ulit natin si Ana pero going back to the draft dito, I think kita na rin natin kung ano yung magiging hero ni Ana. This is gonna be Terrorblade. And ang bala naman ng Team Liquid dito, ang sinagot nila would be Bristleback plus the Keeper of Light. Yung power ng dalawang hero na yan. And based sa lineup ng Team Liquid, I haven't seen any hero na kayang mag-catch sa isang pack. So, yun yung parang
Concern ko lang dito for Team Liquid, and then there's this Razor, so kayang-kaya niya si kayang-kaya niyang tapatan early pa yung Brisel back if ever na offlane to. Pero pagdating siguro ng late game once sa may aga ni Scepter si Brisel back, kahit static link mo yan, talaga namang masakit pag nastakan ka rin ng quill spray. So yun nga lang, kailangan na itong last pick nila kung mid man to or support, kailangan pang catch shaman kung post 4 kasi pwede sila mag mid keeper dito eh. But I think dahil nga Brisel back keeper of the light to, I think support yung keeper. Void Uy, spirit. Pero Void Spirit yung magiging last pick ng Team Liquid kasi parang sa draft ng RNG medyo nababahala din ako kay Sina. I mean sa Team Liquid na nakita na natin first pick yung pack. Pero so far, yung draft ng Team Liquid... Hindi na kinukontra, no? Yun nga eh. Parang hindi sila nag-focus dito in terms of disables or para talaga mapaulanan dito etong pack. Yung tipong hindi na siya makakagalaw or makakapag-dodge. Though, naisip ko naman na there is a Viper that can build an Atos. Pero Atos kasi may kita mo yung projectile. So, for the pack, pwede lang siyang mag-phase shift. May takas pa yung Marcy is also there. Pero may aba doon kasi. So, I think kahit paano naman, meron naman tayong answer with that, Casey. With the last pick ng Team Liquid, which is the Void Spirit. Yep, pero, item kasi yun eh. So, doon lang din ako medyo nababahala. Kung baga may answer, pero manggagaling sa item, hindi natin alam kung anong pecha niya makukuha. And ano na ba ang situation ni Somnus? Kung mayaman na ba siya sa pack niya? Nagdo-dominate na ba siya? Diba? Kasi wala makakahuli eh. Yes, tama ka dyan. So, yun lang yung unang-una ko nakita dito. Pero Kaka with next assassin. Ano naman to? Medyo, ang ganda nung naging last pick nila dito. Kahit nasabihin mong support yan, dami mong mababenefit sa carapace niyan. Quill spray habang naka-vendetta ka. Makot of guard mo si Brisel back. Diba? Sobrang ganda. Especially yung Void Spirit din. Pwede mo rin siya mga... And yung Nether Toxin! Diba, Nisai? Pwede mong babaran plus the Nether Toxin. And yung Illuminate as well. So, sobrang valuable dito nung last pick ng RNG. And in terms of the heroes, no? May... Magkaiba kasi talaga sila ng approach sa game, eh. Like, for example, itong Team Liquid, gusto nila talaga na maging maaga yung game. And for RNG, they just want to have a standard, or sabihin na natin na typical na magfa-farm si Terrorblade for Protect 1, yun yung tamang word. So, kung tatanungin mo ko dito, kung saan ako game number 1, medyo mahirap siyang sabihin. But, sa meta ngayon, I'll go for Team Liquid. Team Liquid. Nako, si Ana dito, mangangamba na naman yata, ah. Pero tingnan natin so, yung na performance na ng RNG. Yes, na-explain naman na ni Casey kanina, guys, yung mga possible scenarios. Pero I think, ang pinaka okay na mangyari for the both teams or kahit na sino man ang mananalo is 2-0 na pagkapanalo, guys. Yun talaga kasi possible kapag ang RNG naka 2-0 sila dito, maangatan po nila yung Fnatic. Na yung Fnatic, syempre hinihiling nila mag upper bracket sila, pero hindi na kasi nila hawak, guys, yung bola. Nandun na sa mga lumalaro below them. Kung aangat pa ba yung mga yun, or mag-sustain na yung Fnatic sa second spot kasi hindi naman nanalo yung OG, RNG, and Outsiders. Pero dito natin yan malalaman ngayong gabi, guys, kung saan ba mapupunta ang Fnatic. Pero yun na nga, best scenario for both sides talaga is 2-0. Kasi 1-1, halos walang magiging pag-usad yung score nila eh. So, kailangan na talaga 2-0 win. Yes. Again, yun nga, dito sa last day, parang talagang sabi mo nga dayan, kailangan talaga 2-0. Hindi mo na, siguro sa mga una dalawang araw ng group stages, okay pa yung 1-1 eh. Pero dito kasi masikip na yung parang slot. Diba? Tatlo na lang yung kukunin dito. LGD pasok na. And sobrang dikit ng laban talaga natin, guys. Sobrang dami pa rin. Apat pa yung series natin or anim pa yung series natin. Sobrang dami pang pwedeng mangyari. Yung mga nasa taas, pwede pang bumabayan. Lalong-lalo na kung nananalo yung ibang nasa ibaba. So, dami pang pwedeng mangyari. Yes, ang dami pa, guys. So, abangan na lang din natin. And i-update po namin kayo right after this series. And
pati na rin pagkatapos nung nasa stream A natin. Kasi meron tayo, guys, kasabay na broadcast po. So, ang kasabay natin is Talon versus OG. Ayan, nasa stream A natin. So, guys, silip-silip po kayo or mag-add tab na lang kayo if gusto nyo pong mapanood yung ating isa pang live na yon. And also, please do share yung ating live stream para sa mga tropa nating nanonood dyan from Facebook, YouTube, and Twitch dahil meron tayong WXC points sa Twitch and YouTube kapag mas nakapag-interact kayo. So, comment lang dyan, guys, and iwas ban po tayo para sa mga tropa nating humahakot ng points. So, yun yan. Shoutout sa inyong lahat. WXC points, ha? Sobrang ganda ng magiging prizes natin dyan for sure. Di kayo bibiguin ni Kuya Nick. But, let's start with the laning phase dito, Daya. This is gonna be a Viper na nilagay nila into safe lane. Ayaw nilang mayari to sa isang... Hindi, kaso sinundan din pala. Teka lang. Paano ipaprocess to na ba't nila nilagay? Sabagay, Bristleback din naman to eh, no? And, siguro ang catch dito ng Bristleback na nilagay nila sa offlane, malapit kasi sa triangle eh. So, si Keeper mm-hmm. of the Light, pwede siya mag-stack after. Kung mahirapan man if ever sa lane, pwedeng-pwede silang mag-transition sa stacks agad. And for Zai, although kaya niyang pahirapan si Terrorblade, pero much better na nandito siya sa baba para mas mabigyan siya ng magandang farm. Kasi si Bristleback, mamaya magre-rely siya sa stacks lang talaga. So, I think yun yung catch nito ng team. Bakit nila pinagkaiba or pinagpalit yung lane ni Zai and ni Matu. Yes, rekta-rekta gubat na lang din eh, no? Para madali na yung maging buhay dito ng Team Liquid. And alam naman din kasi natin eh, na early phasing ng Bristleback, hindi pa siya ganun talaga kakunat. So, kahit papano, kahit hindi siya reliant masyado on his damage or his physical damage sa pang-last hit dito ng creeps, medyo mahirap pa rin kasing mapaulanan ng right clicks ni Chalice. And mahirap guys, pagka itong Bristleback is na behind, eh dapat itong hero na to, maaga siyang mag-online. So, yes, dapat pagandahin talaga Team Liquid yung magiging lane ni Matu at mas magiging madali talaga on the top lane, lalo na ang ginagawa pa ni Insane niya, siya yung sumasalubong kay Kaka. Mm-hmm. Na dapat si Kaka nahaharas si Matu pero hindi. Support for a support tayo on the top lane. Is this the first blood? Yes, sir. Nakuha na nga, guys, ng Team Liquid. And that first blood is brought to you by Rivalry. Please do use our registration link, mga sir. Rivalry.com/luponwxcpm lang po pag may katanungan. Pero, guys, pag magde-deposit kayo, pwede na po kayong rumekta sa GCash and your bank accounts. Mm-hmm. Pero guys, bet responsibly, pero mukhang responsabling Viper din to na talaga namang alam niya yung nagigiro niya. Mm-hmm. Sakit ng heroes talaga nila yung Marcy plus Viper. Oh, pero lumalaban si Rezo, patay pa si X-Nova, nako po. Pinaglaban niya, munti ka pa siyang mamatay on the bottom lane eh. Pero Razor is dead. Okay, atang binuhay niya na lang si Razor eh, no? Pero mahirap din mabuhay against this Viper. Plus Marcy. Sakit din. Lagi kasi sila nung may pang reposition eh. Saka may panghabol pa rin talaga sila that slow coming from rebound plus yung slow coming from Viper. Sobrang daling pumatay. Pero Matu, kaya bang bigyan? Parang si Kaka pa mayari dito ah. Nako. Kaka yan eh. Idol yan eh. Shin QKC. Oy! Idol nating lahat yan. Naka-XP. Bago mamatay. That's Kaka. Kaka lang yan, B. Ako lang to. Siya lang to. Siya lang ito, Kaka. Pero naging worth, I think naging worth it siya para kay Terrorblade, no? Nagamit nila yung meta ng maayos. And then, kahit pa paano, diba? Isa o dalawang wave, pwedeng mawala kay Bristleback. So, okay na yung sa sacrifice ni Kaka dun ng buhay niya. Alam niya na rin mangyayari yun, eh. No, minalas lang, nag-miss ng isang hit si Ana. Tama. Isa na siya na mamamatay. O siguro kung mataas yung charges ng stick ni Kaka, kung meron man, pwede siya mabuhay. Pero again, it is what it is for Matu. Nakakapag-farm naman siya na maayos dito eh. Compare kay Terrorblade, mas mataas naman yung last hit siya ng kaunti. Gagawin kasi talaga nun, magki-kill spray lang. Ayan, gagawin ni Insane niya. Mag-stack lang siya. Alam nila kung paano talaga paganahin yung Bristleback. Totoo. Pero for the side of RNG, I think
problem na yan ng POC later on how nila makikita yung stocks ng Team Liquid, Tomnus? Ako po, speaking of POC, yun na nga ba sinasabi ko? Ayoko na sana ituloy yung sinasabi ko kasi... Kababanggit ko lang, B, pinapatay na siya, kaya napahinto ako. Sure ba ako dito sa sinasabi ko? Oo, nabigyan, no? Please. Si POC, magkamali ka lang kasi talaga ng illusory orb pagkakalaban mo to si Mickey. Tapos mag-out of guard ka nung remnant niya. Okay na eh. Mm-mm. I-level 2 na rin pala yung remnant, so mas mataas yung damage niya. So, sa expected na damage ni Somnus. Hindi niya na-expect na nag-level 2 na remnant to. Usually kasi, kukuha ka ng dissimilate eh, pang dodge nung mga illusory. Ito na naman, and... Kalabanan na naman nga nila si Somnus, but this time nandito na si Kaka. Dream God is there. It will connect on to the two heroes ng Team Liquid. Pero ano nangyayari kay Somnus? Parang wala yata sa hulog ngayon dito yung POC, guys, ha? Nahihirapan si POC dito, and malaking factor to for POC na maglalakad siya eh papuntang lane, so maaga makakapagpa level 6 si Mickey, so mas mauna siyang makapag-rotate, makapag-secure ng runes. And patay na naman, actually. Chalice. Nako, Casey, ang nakakatakot dito sa may game number 1 natin is ganito yung kailangan gawin ng Team Liquid. Kumbaga, kung ano yung kailangan nilang gawin, nangyayari. Meanwhile, for the side of RNG, Terrorblade nila, sobrang tagal pa nang gugugulin sa may jungle. And, bukod doon, kailangan pa siyang bigyan ng space ng kanyang mga kakampi. Paano nila bibigyan ng space etong Terrorblade? Mukhang, it's yun na bibigay eh. And, hindi yun worth it for RNG. Yes, tama ka dyan. Hindi talaga nagiging worth it sa ngayon yung nangyayari. Maaga rin ata makaka-push yung side ng Team Liquid. So, yung adjustment ng Team Liquid dito is on point. Nabibigyan nila lahat ng parang time to shine yung mga course nila dito. Lahat eh. Nag-o-on. Kaka-delikado ata siya. Pwede nga bulin to. Wala na. Ayun. Ay, masakit pa rin. Munti ka na. Sakit, no? Kita mo gaano kasakit yun? Isang hataw na lang. Pero kasi Kaka, level 3. Tapos compare natin sa level dito ni Boxy, level 5. Kailangan yata muna maka-XP dito netong si Kaka. Pero wala na rin kasi silang lane eh. Yung Terror Blade, dapat magja-jungle siya. And then Kaka, yung sasalo ng lane on the top lane. Pero ang aga kasing na-push ng tore nila sa top. So, walang pag-XPhan sana etong si Nyx. And yung Nyx Assassin naman, kung iikot yung POC nila, hinihintay niya pa. Kumbaga, hindi pa nangyayari, di ba? Aha. Ang hirap eh. Ang hirap, mag-adjust, lalo-lalo na sobrang, si POC kasi sobrang siyang na-boss. Ito naman, trends na nga siya first item. Usually, nakikita ko kay POC, mag-Witch Blade muna bago mag-friends or pwede mag-travel agad. Pero dito, kailangan talaga niyang kumuha na ng parang, siguro, attack speed damage para magkaroon siya ng parang impact sa game. Sobrang siyang nayari dun sa laning phase. And, again, di, kumbaga, kayang sumabay ni Void Spirit sa pacing niya. Grabe, oh, pagka-push ng Liquid sa taas, si Matu sumama na sa mid lane as well. Alam nila, wala pa naman papatay kay Matu this early. Hindi pa naman sasama si Terrorblade. Kaya abuse nila yung mga heroes nila. Terrorblade, sasama lang yan pag may tatlong item sa talaga. True. At yung dalawang item. Vessel eh. Wala ring vessel pa from the side of RNG. Naku po, insane niya. Mabibigyan pa. Yes, sir. Vessel is a must talaga for RNG. Kasi Bristleback is a very big problem sa kanila. Hindi ko alam ano nila mapapatay ito without the vessel or kailangan nila magsama-samang lima. Well, meron naman sila dito. Ano? Meron naman sila ditong Nyx, no? Naka-caught off guard nga yung Caraface. Pwedeng mapatayan na nakaharap si Bristleback. Pero that's a very... risky move kasi magre-rely ka lang dun sa Nyx. Kaya I think na ilang beses ko na rin nakita na kapag nag-vessel yung isang team, hindi siya umaabot lagi dun sa parang timing ng Bristleback eh. Kung magkaka-vessel man yung RNG dito, I think marami na rin item si Matu kasi marami ring stacks.
Speaking of stocks, ah, may vision na yung RNG doon. So, I am expecting na lalaban yung side ng RNG once na mag-take ng stocks si Matu. Pinagtitripa na naman niya si Kaka. Walang tipid to, ha? Mm-mm. Kaya, nahabang ka, hinihintay mag-tipi. Hinihintay, pero insignia is there, eh. Ayun, patay? Pinagupit na siya. Patay na talaga yung next assassin and both supports KC ng RNG. Level 5 pa lang. Almost 11 minutes into the game na tayo, so... Wala ba? Hindi ba sapat yung to? Parang di yata, no? Di yata. Walang nag-level 6 talaga. Eh. Kasi yung lane kasi sa baba, yung next assassin, di talaga naging maganda rin eh. Hindi makalapit si next assassin or si Abaddon. Kung si Abaddon man yung kasama ni Razor. Pero either way, yung lane kasi, yung side lanes kasi hindi talaga naging maganda for RNG. So, I expect mo na mababa talaga yung mga level ng supports nila. And ang haga na basag ng mid. This is a very big problem for RNG, lalong-lalo na si Terrorblade. Namamahay lang yan sa mga neutrals eh. Hindi naman siya ganun malane kung may ililane siya, yung mga illusions lang niya. So, pwedeng-pwede laging puntahan ng liquid. Lalo open na yung triangle and neutral camps ng RNG. Yes. And tingnan na lang natin, ha. Yung camps kinukuha na Casey, yung na-point out mo na stacks, ayan, sinisimulan na. Nandyan si BB and the Keeper of the Light. Tulungan talaga. Siyempre, kailangan din i-insign niya ng XP. Totoo po. Gold pero gold ito na. Oh, no, Diane, ito na yung sinasabi ko na kailangan mag-contest. May sentry sila pero hindi nila na-deward yung ward. Hindi nga, hindi abot yung ward. Pinrotektahan lang nila yung kanilang ancient creeps. Pero yung entrance point sana ni Kaka yung maganda eh, no? Yun sana yung magandang makita nila. Pero Kaka, natamaan na nga ng blinding light. But still, nakapwesto pa rin ang maganda. Double impale coming from the next assassin. Chalice kanilang inhabol. He is trying to TP out. Pero darating si Void Spirit. Mahihigop si Abaddon. Abaddon, saktong-sakto yung kanyang borrow time. And... nako na nastas yung RNG. Nakaalis pa. Oo, parang ano talaga, snatcher sa kiyapo yung ginawa nila nun, ha? Kaso napagtripan si Zion lang. Sa dead side, Viper na walang kamalay-malay na siya pala yung papapatay doon. But I think okay lang yun for RNG, eh. They were able to get yung small camps. Kahit na small camps lang yan, malaking bagay pa rin na disrupt nila kahit papaano yung farm ni Bristleback. Wala rin namatay sa kanila, actually. So, I think naging okay lang yung ano doon, yung rotations. Pero Ana, mahabol din naman. Actually, mayaman si Ana dito kahit ilang beses siyang nayari sa... leading phase. Oo. Dali lang din kasi talagang makabawi for Terrorblade eh. Diba? As long as hindi naman nadi-disrupt yung kanyang farm and hindi naman talaga nangyayari. Hindi siya napupuntahan ng Team Liquid eh. Yes. You know, happily farming lang si Ana and meron kasi siya mga illusions eh. Pang shove ng lane, pang take ng multiple camps. So, Ana is slowly grinding his way up to the top. Pero ano yung tingin mo, Casey, if tinry na or itatry na ni Ana na sumama sa team fight? Kaya ba nilang tapatan? BKB. I think di pa talaga ngayon. Ang usually talaga nakikita ko, Terribly, tatlong items bago siya sumama. Pero dito, I think mapipilitan siya sumama ng may Manta siya or SY plus the BKB. Kasi ang pinakamaganda sumama si Terrorblade pag may Skadi na, yun talaga yung timing niya eh. Wala kang pigil sa kanya, kailangan muna i-rush yung tatlong item na yun bago ka sumama. Pero dito, parang pag hindi sumama si Ana ng maaga, mayari sila, mauubos yung towers nila. Na hindi nila pwedeng gawin kasi nga, kanina pa natin pinapoint out, yung Terrorblade kailangan pa ng sobra-sobrang farm. But at least, meron pa rin namang bottom lane dito yung RNG, which is, ayan, near the triangle camp nila mismo. So, dito, tumatambay si Ana. Ana is gonna go for the next item, Dragon Lance and Skadi na siya agad. Tamang-tama yan against the Bristleback. So, I think Skadi, magandang item talaga bago siya makipagtunggali muna rin dito kay Bristleback and even yung pinapoint out mo nga na BKB. Kaso na ko po, yung item na pinopoint out natin kanina na kailangan nilang pangontra against the Puck, nakuha na ni Mikkei, Aghanim Scepter. Pero failed yung kanilang reveal doon. Ana yung nakita pero wala. Parang Boxy yata dapat yung nauna eh, no?
Yep, si talagang dapat si Boxy yung mauna dito. Si Mickey. Wala namang iba talagang uuna eh. Pwede naman si Mickey, pero kailangan niyang abangan si Nyx Assassin. Nyx Assassin yung pinaka-crucial dito na matalunan niyan, ma-silence niya. Sobrang mababosit sila ng Carapace dito. So, I think Mickey will just have to focus on the supports first. Aba doon, medyo mahirap siyang patayin na support. So, Nyx and kumakonfort nila sa face shift si Pac, pwede. Pwede rin. Basta mahula lang din naman nila talaga. Kasi I don't know if meron na bang defensive item yung Pac. Pero if wala, malaking dagok sa kanya kapag natamaan siya ng Silence the Void or ng stun dito ni Marcy. Siguro kailangan lang palagi na malapit si Abaddon. So, sana. Diba, wag silang biguin dito ni ex Nova Casey. Pero naku, mukhang mabibigo na nga dito. Itong Prisal ba? Kasi nakaharap siya kay Ana. Napaharap na po si Sir. Di mo gusto yan, uy. Prisal back? Naku, sinamahan sa hukay ng Nyx Assassin. Pero one for one trade. Roshan ba? Ang magiging kapalit ng pagkawala ng Bristle back, may bahay ba kayo yung Nyx Assassin? Compared dun sa may Bristle back na wala for 26 seconds. Ang bigat niyan, guys, for the side of Team Liquid. Pero hinahabol na nga eto si Boxy. And Boxy's jump. Walang magagawa. Terrorblade na huli. Terrorblade? Terrorblade. May mata style. No saunter for him. He is dead. And the Aegis will be secured still by the dire side. Nakuha ni Salis. Nilalabanan etong si Zai. And panalo ba ang RNG on that panalo, team fight? Panalo. I think yes. Panalo-panalo sila doon. Dodo namatay si Terrorblade, but I think okay lang. Kasi Razor, sobrang halaga din naman niya na magkaroon ng magandang timing sa game, especially mga ganyan ako yung BKB. And kung itipin mo, mabilis kasi talaga kumuha ng Roshan, yung side ng Team Liquid. So maganda na na-deny nila yon for Team Liquid. Pero yun nga, mag-move forward pa rin yung Team Liquid dito kahit may Aegis advantage. Alam nila na wala pa rin naman magagawa sa kanila. And aga yung Scepter na rin naman si Matu. Mm-mm. And timing kasi yung nagiging playstyle dito ng RNG, kailangan nilang mag-play around with their timings, with their ultimates, especially sa metamorphosis dito ni Terrorblade. So alam nila na walang metamorphosis, ginamit pang take ng Roshan, magiging matapang talaga yung Team Liquid. Pero anytime soon, kailangan nila maging maingat kasi alam naman natin with the Aegis advantage ng RNG, kahit na kay Chalice na ibigay yan, important hero pa rin naman yan from RNG. Diba? Hindi naman siya support na nakapag-takedown ng Aegis. That's an offlane. So, kahit papaano may bilang pa rin. At least, kahit di man si Ana, still an offlane, kayang-kayang gumalaw anytime soon. Basta, magpa-cooldown lang sila dito na kanila mga ultimates. Plus, the PKB ni Ana is now available. Ana yun, diba? Yung nagpapadala kanina ng recipe. Ayan. So, di naman siya nahuli sa network eh. Hindi naman siya nahuli sa network talaga actually. Alam natin, mabilis talaga mag-farm si Bristleback. Lalo-lalo na with Aghanim Scepter na meron siya ngayon. Mabubusap pa yung farm niya. But, in terms of the net worth, actually, si Somnus nga is doing a pretty good job. Kahit na napahirapan siya sa laning phase, look at his net worth. Sumasabay pa rin pa talaga kaya Void Spirit. And, gusto ko itong ginagawa ng RNG, no? Ito na yung sinasabi natin na, hindi pala mag... Actually, may BKB po si Ana. Parang wala pa. No? Ay, so baka Razor? Si Razor. Si Razor. Ayan. Si Razor. Ay, siya nga. Ang meron Inuna niya yung Manta. And, he wants the Scuddy, which is Scuddy is the best item if you want to face against Bristleback. So, Scuddy, very valuable item. Medyo, nag-iisip lang ako kaya mabuhay ni Ana. Although, may Abaddon naman siguro. Doon na lang siya magtitiwala. Oo. Sa Abaddon. Tiwala, malala. Kaso, ang dami kasing kailangan tignan dito ng Abaddon, Casey. Si Pac, Terrorblade, Boxing. I think, patay na yan. Pero yun nga, ang daming kailangan tignan ng Abaddon. So, kailangan pa rin maging maingat dito ng course ng RNG kasi hindi naman all the time nandyan si Abaddon para iligtas sila. Kasi kailangan nga dito ng Pac, ayan na ng Google of from the backlines ng Liquid ng save.
But still, 1 minute on that age is, I think, magpupush forward yung RNG dito. They need some visions on the triangle and either on triangle or yung camp ng Team Liquid dito. Kasi kung iisipin mo naman, oo, nakakalamang dito ng bahagya yung RNG in terms of, yun, sa Russian advantage meron sila. Pero yung networks kasi nakakapag-farm pa rin si BB. Malapit pa rin yung networks, isang Viper and then Void Spirit. So, nakakapag-farm, may resources pa din yung Team Liquid dito. So, I think yun yung dapat tanggalin ng RNG for Team Liquid. They have to put some visions on the resources na kinukuha ng Team Liquid dito. Or else, ganun lang yung mangyayari. Makapag-farm sila, makapag-farm din yung Team Liquid. At the end of the day, magiging match lang tayo pagdating sa teamfight. Kasi may item to, may item din sila. Totoo. Magkakasabayan na lang. Pagalingan na lang mag-Dota. Yun na yun, Casey. Yung tinatawagan natin. Pagalingan mag-computer. Totoo. Pagka nagkataon. Pero nakakahinayang lang din to for Team Liquid. Kasi dapat yung timing nila dire-diretso eh. Pero I think with that, Aegis mag slow down dito. Yung timing ng Team Liquid, kahit pa paano, nagle-laylo muna sila. Hindi sila lumalaban. Respeto pa rin doon sa may Aegis ng RNG. But I think even without the Aegis, medyo mag-hesitate na rin. Lumaban ng lumaban itong Team Liquid, lalo na yung mayaman na nga, si Ana, na kanina pa rin natin nababanggit. We need to give our respect still doon sa may Terrorblade na hindi naman natin nararamdaman kanina pa. Roshan lang. Roshan lang yung sinamahan niya. Nakakuha pa siya ng assist right there. Namatay man siya, but at least meron siyang nakuha out of that. And even gold. Gold yun ng RNG, guys. Yes, yung Roshan kill na yun. So, still, diba? Terrorblade is still Terrorblade. And Matu, alam naman natin. Or yung hero dito ni Matu, nababanggit nga natin na pwede rin naman siyang mag-expire. So, yun na yung scary part from the side of Team Liquid. Nakakatakot pa rin to ah. Yung heroes ng Team Liquid, sobrang scary pa din pag umabot sa point na may BKBs na. Speaking of BKBs, BKB na si Viper, BKB na rin si Matumbaman. So, this is a perfect timing for Team Liquid. Pero, I will have to point out the vision ng RNG doon. Alam na nila na may BKB na si Matu. Oo. And this time, I think, at this point, alam na rin ng RNG na lalaban na yung Liquid. So, kailangan na nilang, pumapuesto na nga yung RNG dito. Medyo naiilang na sila. Ako, nagkasabay ng talon. Parehas pa nakarapis. Delikado na nga dito yung Void Spirit together with Boxy. Dalawa patay. Nice play. What? Nice spike. Karapis coming from Kaka. Ay, idol nga talaga to ni Shinkyu. Tamang-tama. Tamang-tama ka talaga. Nang-inidolo. Totoo. Nabanggit rin natin kanina kung meron man isang hero na parang tinik talaga for Team Liquid, that's gonna be Kaka. Ang daming skills na pwedeng mayari dun sa Carapace. Kita mo, wala na nagawa talaga si Void Spirit dun. Hindi naman kasi targetable yung Dissimulate. Hindi rin naman targetable yung third skill niya. Ayan. Resonant Rune, Pulse niya. Diba? Isang pindot lang. Spike Carapace, wala. Huli. Yung dalawa. Void Spirit, kita nyo naman, naglaho. Ana pa yung nakakuha. Noble kill pa, no? Na yun. And Ana, Casey, sa pagkakasilip ko, sa magiging item niya dito, I think they the lose yung malakbila ni Ana. Sobrang ganda. Skadi, they the lose. Kayang-kaya niyang sabayan si Brazil. Okay. All in na talaga sa damage, Casey. Wala ng defensive item. X-Nova, ikaw na lang ang bahala. Sinasamba niya na dito si X-Nova. What? Na huwag sana siyang pabayaan. Kaka talaga. Sobrang nakaka-bad trip. Kaka-computer mo yan, Kaka. Grabe. Sobrang nakakainis. Si Kaka na nga lang yung gusto nilang patay. Hindi pa nila mapatay-patay. And, 12-12 yung score natin. Dikit-dikit yung laban, but sobrang natatakot ako doon sa scaling na meron yung RNG. Nabanggit ko, sobrang ganda ng heroes ng Liquid, but that's just for the mid-game. And na-stop kasi talaga ng RNG yung momentum ng Liquid doon nung time na nakuha nila yung Roshan. So, doon pa lang medyo mag-iisip na yung Liquid dito, okay? Talagang hindi umaabot sa highest point or hindi naabot ng Liquid yung peak ng hero nila eh. Oo. Hirap talaga sila. And Boxy na nagtatago.
dun sa may gilid, and yari pa nga. May nag-comment dito, ban daw yung spoilers, guys, or may, kung may mga, ayan, may mga nababasa man po kayong comments dyan. Official broadcaster po tayo dito sa may PGL Arlington Major, kung ano po yung nakikita nyo, guys. Mga English broadcasters natin, same lang din po dito sa KuyaNic page. So, huwag kayong mabahala, guys, kung may mga nakikita kayong nagko-comment dyan. Or kung iniisip nyo, nagsaspoil man. Hindi, guys. On time na on time tayo dito. Wala tayong delay. Kaka may idol since 1993 daw. Napakatanda mo na pala, Pearl Trixie. Wow. Ayoko. Tato naman, Vin. 42 na siya. Standards talaga. Si Mama. Si Mami. Uy, mag-share ka naman. Galing nito. Ewan ko. Yung mga tropa natin. Hindi lang. Siyempre, yung mga tropa natin, feeling ko mag-share na din ng live stream . Kasi, guys, kailangan energy pa rin kahit madaling araw. Actually, ako, hindi ko na nafe-feel na madaling araw. Talaga, na nagsimula yung Arlington Major. Lalo-lalo na ng mga unang araw. First 2 days ata, sobrang daming upset, sobrang daming intense na game. So, hindi ko na napapansin na madaling araw na. Anyway, gulatan going back na lang to the game. Talaga eh, gulatan, lalo gulatan. Na sa studio. Diba? Or lalo na ang kung wala kayong energy. Wala kayong view sa window nyo, guys. Pag silip nyo, may araw na. Diba? Nagulat din ako nung nakaraan na broadcast. Diba? Pumasok ako gabi. Galabas ko, guys. Tanghali na. Matanghali na nga ata. Yun na nga. Pumapasok na po sa trabaho yung mga papasok ng umaga. Grabe, kasabay ko na sila, nakita ko na sila. So guys, sanayin nyo na yung sarili nyo kasi group stages pa lang sa ngayon. Tandaan nyo, paano pa pag playoffs na, di natin alam kung anong petsa tayo aabutin doon. Pero sama-sama tayo magpuyat, guys. Minsan lang naman po itong ganitong oras. Kasi kung makikita nyo yung mga susunod na tournaments naman po natin, Thailand, Malaysia, hindi tayo mamumroblema sa oras. Pero ito mamumroblema yata dito. Yung Team Liquid kasi nahuli sila ng 3-man dream coil ni Pock. Kahabol na pabilis. Pero easy, gusto na nilang umalis. Kita mo yun? Na walang pigil sa punay sugod kanina na Team Liquid ngayon. Puro na sila alis. Takbuhan malala. This is kind of good, Diane. Speaking of takbuhan malala, kailangan din takbuhin ng RNG yung ilang segundo na duration ng metamorphosis ni Terror Blade kasi na-force out yung meta. Nahuli pa. Parang malito. Buhay pa rin naman yung Viper. Naku po, kaka na ngayon kanila pinapatay. Pero thanks to Insane yan, na-pushback niya yung Nyx. Hala ka! Nakabo. Thank you! Salamat! Insane Thank niya! Thank you, Insane niya! Anong nangyari? Patay sana yun. Mabuting eh. Mabuting kaibigan. Ayan na nga. Sagit ka, pamilya. Baka naman magpinsan, to di lang natin alam. Yes. Hindi, pero siguro, siguro ang pinaka ano lang, ang pinaka maganda lang nangyari for Team Liquid and they were able to force out the metamorphosis. Ilang segundo rin yan. Speaking of kaka, mayayari na nga nila dito. Eto si McKay, Dissimilate is there. Makakatakas yung Void pero ang hindi makakaalis is X Nova. Nakatingin na tayo ngayon kay Ana. Na silenso pero makakapag-mantat style standard onto the bristle back. Patay si BB, guys. He does have the buyback. Roshan is now up. Pero Ana, may magiging panakas pa nga ba siya ngayon dito? X Nova is here. Where is the sustain? Nandyan pa pero hindi na siya makakatakas pa sa kulit ni Void Spirit. But he will also die. Mahuhuli siya. Umsomno. Sumahabol na nga po ngayon dito. Etong RNG Impale. Hindi tatamaan yung dalawa from the side of Team Liquid pero humahabol na yung RNG. Nagbabalik si Matumbaman with the buyback. Habulin si X Nova. Tapos na yung borrow time. X Nova! Patay ka muna dyan. That's a time for the support ng RNG. Chalice, wala na rin sa refresher. BKB, ano ba ang magiging plano ng RNG? Mato, kasi wala naman itong kailangan item. Wala naman itong ibang kailangan. Wisik lang, be. Sabay go. Yun lang talaga. Dalawang skills lang. Ngusuan mo lang, Matumbaman. Okay na. And with that, buyback. Kita mo naman. I think yung next Roshan kanila na to. Oo. Maganda naman yung ginawa ni Kaka doon. Pero kasi dahil sa ginawa niya, kahit ako nagulat ako, denied niya yung resonant pulse niya ni Void Spirit. Nakuha na rin sa Void Spirit. Pero yun yung dahilan din kung bakit na out of position lahat ng kakampi ni Kaka. Kasi hindi sila ready,
lumaban eh. Alam mo naman, pag may terror blade, kailangan laging maganda yung position ni terror blade para maka-free hit. Pero dun sa scenario na yun, walang meta. Wala rin silang kahit ano na pwedeng, kahit wala na sila sa pwesto, sa position para lumaban. So, nasulit ni Matu. Even yung buyback ni Matu doon is sulit na sulit talaga. So, well played for Team Liquid. Isang malaking pagkakamali coming from RNG. Nakita ko eh, ang ganda ng stun ni Kaka. Kaso medyo nabuhay pa si Mickey dito at this point. And si Ana, kung mapapansin mo, wala na siya sa, out of position na siya. Nakapag-sunder, yes, namatay si Bristleback, pero it's not the fight of RNG that they are looking for. Hindi talaga to yun. Kailangan si Bristle, ay, si Terrorblade, tipong ang scenario niya nasa likod lang, meta, pumapalo, doon sila lalamang eh. And, totoo. And Exnova kasi medyo matagal yung pagbabalik niya doon sa may teamfight natin. Kasi alam naman natin, after the Sunder Mantas style dito ni Terrorblade, wala na siyang ibang gagawin. Kumbaga, wala na siyang ibang maibibigay on the team fight. Aasahan niya na right after that is yung sustain coming from Abaddon. Na medyo na delay nga yung pagbalik sa may team fight natin. That's why hindi na ganong nakapang micro si Terrorblade. Plus, sabi mo nga, bad team fight talaga yun for RNG. Wala silang position na maganda eh. Maganda sana naka high grounds. At least yung Terrorblade. At least malayo si Terrorblade kay Bristleback. Lalong-lalo na pag nastaka ng kill spray yan. Ang hirap naman eh. Kailangan lagi lang may thunder para makapalag ka kay Bristleback. Pag wala yun, wala na. Wala na. Tititigan mo na lang si Bristleback habang pinapatay ka. And for Team Liquid, ito na hinahanap nila na opening team fight na gustong-gusto nilang gawin kanina pa. No? And for Matu, pero, asa rin ang level niya. Yung hinihintay si Chalice, na magandang positioning, I think eto na nga ba yun for RNG, pero hindi pa rin niya pa dahil mamamatay na yung kanilang offlane. That's Razor to full, makaka-TP yung Abaddon. Yun nga lang, na-pop yung kanyang barrel time, pero isa lang yung nahuli. With that smoke of the seat attempt, the Team Liquid, ako po, isa nga lang ba talaga? O sasama pa sa hukay si Somnus, dagger out by the box. Susundan ni Boxy, nagu na nga si Somnus, madadudge niyan. Pero hinahabol pa rin nila yung Pockmice forced off. And wala na nga talaga mahuhuli yung Team Liquid. Tower, I think kailangan nilang kunin to para masulit for Team Liquid. Hindi ka talaga kasi pwede magkamali sa hero ng Team Liquid dito. Sa pagkakamali mo, tinan mo yung nag-cost kinalabasan or outcome ng RNG. Mahirapan na sila kay Matu. Kanina, kaya-kaya pa nilang bulihin yan eh. No, may chance pa sila patayin pero assault kiras na and then mataas na yung level niya. Ito pag nag-level 25 to, sobrang nakakainis. Lalo na pag nakuha niya yung basher satanic niya. Wala na kayang pumatay. Sobrang taas ng damage. And for RNG, hindi na rin sila masyadong makalabas sa mapa with that being said. And ayaw mo na rin kasi magkamali ka ulit eh. Age's advantage, hindi mo hayaan na masulit ng Team Liquid. No? Enough is enough. Dapat din sila magbigay ng kahit anong kalamangan dito. Kasi nasa nila yung golded na 1K, 2K kanina. So that goes to show na sila yung nakakabante sa mapa. Kaso Matu, ayan na, si QR ang tawag ko dyan eh. QR ka lang talaga, nakakapagod din QR nang pero nakakainis at the same time. Yes, boset na boset ka eh, na, pero medyo mahirap din naman to na pagkadahin na hero kailangan mo rin ng right itemization, but for Bristleback, ayan, okay naman yung item niya, Vanguard. Puro talaga pampakun at BKB, Aghanim Scepter, AC. Tapos meron pa siyang Aghanim Shard na nakuha dun sa may Roshan. So meron siya ditong Hairball. So ready talaga. Etong si Bristleback to fight. Plus, lalo na yung pang sustain niya sa buhay niya. Kasi kita mo naman, plus 18 yung kanyang passive sustains dito. And regarding sa kanyang mana, nandyan naman sa likod niya si Insania. Yes. So, buhay na buhay talaga dito etong Bristleback. But ang mahalaga, napapadugo pa ng RNG ng ganyan kababa yung buhay ni Matu. So, there is still hope. Naku po, humarap pa. Si Matu, hindi si ka Matu. Na siya ngayon dito mahuli ng RNG. But still, walang disable. Wala si Kaka. Hindi nakapag-dagger si Kaka, pero nakikiramdam pa rin dito yung salagubang, guys.
Yun nga lang, ayaw na niyang mag-risk. Hindi na. Uy, gusto niyo oh. Gusto niyo gumawa ng play oh. Uy, may vision dyan. Kakao, gawag. Ay, ito na naman. The region na naman. Oh! Uy, impale na naman po. Follow up. Ay, naku, may BKB na. Papalagan na nga talaga niya. Ito si Nixasasi, pero Nixasasi ang gandang force up onto the high grounds. Chalice naman, magagamit yung refresher. Matumbaban ka nilang hinahabol sa ngayon. Disimili, takbo muna. Yung Void Spirit, he doesn't have the BKB. Zai, medyo nasa slow down ngayon dito. Ana, nandyan na. Hinahabol sa in the breakdown with the silver. It's a bite cut eh. Nang kanyang Skadi. Ito na guys, ang pagbabalik ng Terror Blade na medyo tumalong sa rush fight natin. Pero ngayon guys, bawing-bawi na naman po. Wala man silang Aegis, pero nung nag-expire, sugod kung sugod ng RNG. Ang call mo lang kasi talaga. Ang shot call mo lang pagka nag-metamorphosis back. Yun lang maririnig mo lang dyan for Team Liquid. Pero once naman na mawala na, pawala na naman na actually. Ito na, wala na yung metamorphosis. So, I think na yung RNG dito. Hindi nila kailangan magmadali dahil meron naman silang Terror Blade. Kayang-kaya niyang sumabay sa Bristleback, lalong-lalo na sa late game. May Thunder pa yan. May Silver Edge pa nga siya actually. And mag-late BKB siya. Great timing for BKB. Hindi agad na-deplete yung duration niya. Hindi naman siya ganun na namatay. So, 36 minutes pa lang pala yung laro natin. Akala ko nasa napaka-late game na tayo, pero hindi pa pala. Mid-game pa pala. And kung ako tatanungin mo kung mid-game ang pag-uusapan, nakakapalag yung RNG. Parang para sa akin, sa RNG yung may hawak nung game. Kasi sila may control kung mapapatagal nila yung game o hindi eh. Pero kung dehado sila dito, hindi na nila kontrolado kung tatagal pa yung game. But I think dito, yung mapa, nakakabanti sila, nakakuha sila ng kills. So, may konting advantage dito yung RNG. Another play ba to for ano? Yes. For Team Liquid. Na buhay si Somnus dun, you know? Thanks to that Aeon disc na binuo niya. So, napipilitan sila lagi i-coil si Bristleback. But I think that's okay. Ang maganda naman kasi gagawin lang dito ng RNG, unahin mo lang naman talaga yung mga kakampi ni Bristleback. Okay na eh. Hindi mo naman siya kailangan pansinin talaga all the time eh. Magpapapansin lang sa'yo yan, pero hindi mo naman kailangan pansinin si Bristleback. Iwasan mo na lang. Lalo yes na may 4 staff naman din, yung mga supports ng RNG. So, pwede. At least, magagawa mo naman yung pangyayari na yun, na iwasan nga talaga si Mato. Kasi, ito yung hero, hindi mo rin naman gugustuhin unahin eh. Pag nakita mo, di ba, hindi mo gugustuhin na siya agad. Yung talunan sa may team fight natin, and sino yung okay na talunan? Kanina pa natin nakikita guys, Void Spirit. Kanina pa nahuhuli ni Kaka. And syempre, mas malambot naman guys yung Void Spirit on the, compared dun sa may Bristleback. And nakikita din naman natin kung walang BKB yung Void, paulit-ulit siyang namamatay at mamamatay. So, good thing meron siyang BKB, but I think kailangan nila mag-play around palagi sa BKB timing dito ng Void. Kasi kung hindi, wala na. Pag nakita siya ni Kaka, wala na. Finish na. Maunahan siya lang saan dito, wala na. Dagger so, pa naman si Kaka, di ba? Medyo mahirap pa magbintis yung stun ni Kaka dito. Galing niyang tumiming kung kailan siya mag-stun. But, there's a post. So, itong post na ito gamitin natin, guys, para i-share yung live stream natin, mga bossing. Shoutouts to our viewers from Facebook, Twitch, and then YouTube as well. Yan. Pero eto, guys, ayan, sa mga tropa natin na nanonood from Facebook, YouTube, and Twitch. And, guys, shopping muna po kayo. Kasi, habang nakapost tayo dito, pwede kayo mag-switch sa Shopee. Kung nanonood kayo sa PC, punta kayo sa, gamit kayo ng phone. And then, click nyo lang yung Shopee. Search nyo po, guys, yung DR mo rin. Mamili kayo ng gusto nyo dyan sa ating shop. Kasi, guys, merong voucher code na ipamimigay si DRmory, which is DRAM0110. 10% off yan shop-wide. So, gamitin nyo na upon checkout. Yan nga. Pero going back to the game dito, 19 and 20 is our score. 36 minutes into the game and Terrorblade is on top of the net worth. Kakasabay siya sa kayang gawin ni Mato. Pero, no Ay! Aray! Ano yun? Nakabusher na! Damage! Wala na.
Huli na yung Abado. Paparan, eh, no? Four stuff ka pa dyan na. Uy, pero Silver Edge ni Anna, may vision ba? Intimi Liquid? Nako. Naku po, nandiyan pa si Kaka sa gilid, oh. Buti na lang, walang sentry. Kundi baka mamaya, binaldog na kayo dito. Neto si Boxy, pero Chalice with a BKB papalagan. Si Matumba man, BKB nila, nagamit. Pero wala, nakbuhan lang, guys. Kita niyo naman. Gusto ko yung nangyari, no? Gusto ko yung nangyari for RNG. Kasi na-force sila yung big item ni Grizzle back. And wala naman na for sa kahit anong skills, big skills for RNG. For RNG, kailangan nilang gamitin tong pagkakataon na to. Walang BKB si Matu. Yes. Ang tanong, lalabas pa sila ng mapa. I think kailangan muna nilang hintayin din dito yung pagkabuhay ng Abaddon. Makompleto bago sila mag-attempt ulit ng Smoke of the Seat. And let's see kung magiging maaga ba yung pag-spawn ng susunod na Roshan natin. Kasi doon din magbe-base yung magiging movements ng RNG. And for RNG, kita nyo, unti-unti nilang nire-regain, guys, yung control nila on their top jungle area. Kasi alam na nila na magre-respawn na rin si Roshan anytime soon. So, kailangan nila ng vision dyan, kailangan nila ng outpost for that added na XP. And syempre, kailangan nila ng titipihan kapag ka naglaban na tayo against kay Roshan. Samantala yung Team Liquid. Kapag namatay sila dito and kailangan nila ng buyback, babalik sa team fight, pupunta sa Roshan, malayo-layo ang kanilang magiging biyahe. Totoo. Pero hindi makamove forward yung RNG dito, Diane. Ang hirap din kasi, Keeper of the Light, plus Viper, ang hirap mag-push. Lalong-lalo na sobrang importante nga ng positioning dito ng RNG. Parang sa Team Liquid, bara-bara naman eh. Matu, lagi lang naka-press W yan eh. Kumbaga, i-hold mo lang yung mouse mo papunta kung sa... Pwede nga na i-autocast na lang yan. Baka ginawa na ni Matu. Totoo, guys. Sobrang nakaka... Meron bang ganun? Yung petition natin pag may prison back, sobrang kakapagod. Yung QR pa magdama. Paano pag umabot ng 70 minutes yung game? No, paltos na yung kamay mo. Kaka-QR. Nagpipipindot ka lang talaga doon, magdamag. Yun like kailangan mong gawin. Mana, hindi naman niya problema niya. Nandyan si Keeper of the Light. So, hindi ka pwede magrason dyan. Nawala kang mana. Pipindot ka talaga ng pipindot. Pero guys, napakabilis ng 2 minuto. 30 seconds na lang po yung natitira doon para mag-respond yung ating susunod na Roshan na pag-aagawa na naman ng 2 boxy na huli agad-agad. 50 seconds, may buyback. Pwedeng bumalik sa may team fight natin, pero yung Roshan kasi 20 seconds na lang. So magba-buyback pa ba yung Marcy? 'Yun ang tanong. I don't think magba-buyback pa yung Marcy dito. Bibiglain nila 'to. Hindi na-expect ng RNG tong gantong klaseng smoke, pero oy, nakakailang talaga yung leak. Nauna si nagulat si Mickey na nakita niya si Razor and then nailang siya kasi hindi niya pa nakikita yung Nyx sa pagkakamali niya na skill doon. Wala siyang magagawa, pwede siyang ma-lockdown dito pero hoy. Sinimulan na. Sinimulan na nila, guys. Malayo yung Liquid na. RNG, this might be the Roshan for them. Ah, ganim scepter na ko. Bagay na bagay pa yan kay Terrorblade. Ako ibibigay ko kay Terrorblade yan. Pero hindi nila binigay. Kay Nyx nila binigay. Anino? Ay, it's showtime, boss. Boss, yung Aegis boss. Akala ko. Ano nangyari? Ayaw ng Aegis. Bey, kung nandyan yung Void Spirit, wala na. Wala na. Arena. Finish ka na, anak. Ano yun? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kung bakit. Amatsa! Puyat ba yan? Alam mo, di ba nga dun sa True Side, pag PL siya, hindi niya na nga alam kung nasan yung hero niya. Pero malakas pa din siya. Ay, kita mo naman kasi B. Ah, binigay sa kanya. Hinawa ka talaga kay Terrorblade. Talaga yan. Kasi wala siyang slot eh. Oh. Tignan mo naman, ayan ang 2-9. 9 slotted. So, pati backpack, punong-puno. Totoo. And... Penta Edge, sobrang ganda rin nito. Pag wala kang meta. Pabor na pabor, no? Para kay Terrorblade. But speaking of, ito yung nabanggit ko kanina. Sobrang ganda kay Terrorblade ng Aghanim Scepter. Kasi dagger na lang kulang nito. Pwede niya talaga mahuli si Void Spirit. Kahit nga hindi mahuli. Maiilang mag-Astral Step in ang isang Void Spirit dito. Now that Terrorblade
tatagan yung scepter. Terror wave mm-hmm. niya, yung ano niya, fear. Ilang segundo pa naman yung fear na yun. Yes, so, yung pinapakiramdaman niya, oh, kung merong vision, pero meron gem, KC, yung Team Liquid. Ana? So, yung attempt na to ni Ana, medyo risky, tatabi niya pa. Si Boxy Zai, will use his BKB, pero there is the dream call for staff, Anzan din. Pero Zai doesn't have the BKB anymore, alam yan, ng RNG Aegis and Cheese yet, so... And double damage. Dagdag pa natin, Casey. Ito naman pumaburo na kay Ana. Ana, mag-TI ka Ana, na lang. Ana. Yun ang sinabi ni Valve. Ana, namimiss ka na namin sa The International. Ano yung sinasabi nga ni Darkstar, Casey? Na? Nakita niya na. Nakita ko na to. Kita ko na. Ayan, V. Kita na ni Darkstar ano yan. Naku po. Nanix assassin na naman sila. Muntikan na, oh. Pero kaka, tinan mo naman, bubuka-buka ka, pakalat-kalat lang talaga siya. Pero kasi eto yung pakalat-kalat na wala kang problema. Kasi nakakahuli siya eh ng heroes from the side of Liquid. And siya talaga yung inaasahan ng RNG na makahuli ng heroes from Liquid. Spike Carapace siya pa lang kahit na hindi niya pa maseta pa ng stun eh. And usually, hindi naman din stun yung uunahin mo talaga. Ang daming pinang-spray dito ng Team Liquid eh. So, Spike Carapace talaga, follow up yung stun na lang din. And for sure, nandyan na sa gilid niya yung Puck, yung Terror Blade with a Terror Wave. Grabe, lahat pa ng lanes off from Team Liquid naka-shove. So, naka-shove pa? Ano na to? Kahit malakas kayong dumipensa dyan, tatlong lanes yan eh. Big Saka, problem pa rin yan. Lang. Totoo, speaking of big problem, Diane, isang pagkakamali lang naman kasi ng Team Liquid dito, pwede na maubos yung towers nila. Wala na silang mga outer tower, pwedeng-pwede ng i-mega creeps. And, hindi ko nakikita kung may buyback sila dito, pero kailangan talaga mag-save ng Liquid ng buyback. Yes, buyback is a must. And, kanina parang nasilip natin yung buyback. Hindi lahat from Team Liquid may buyback. I think isa, dalawa lang ang meron. So, let's see kung nakapagpundar na ba yung iba. Kasi at this point, medyo mahirap pa ka rin mag-reserve ng buyback if hindi ka nakapag-reserve bago pa kayo maipit dito sa mismong high grounds nyo. Mahirap na mag-farm ng buyback kayo, Yes, tama ka dyan, Diane. And si Mato na lang yung mismo. Pero ang hirap pa rin yung high ground dito for Team Liquid. Ang dami lang pang spam sa mga creeps, sa illusions as well. Onting hakbang mo lang na mali, Mato, pwede kang mamatay. Oo, huwag kang bababa sa hagdan. Huwag kang magpapaka-Cinderella muna. Uy, muntikan na. Pero nakakaasar talaga yung Nyx Assassin. Sipin mo, nainis ka sa support na dapat ang focus mo yung mga cores lang. Kasi yung cores, ang dami ng items. Pero hindi. Inis ka, pati sa support. Uy, nabaldog, pero hindi napunta sa high ground si Ana. Mahihigo, mayakit nga ba, nababash yung kanyang ulo. Manta style is there and Ana is still alive, mga sir. Makakaalis pa nga siya. Makakapagsatanic pa on the other side of the map. Pero, ano ba ang magiging plano ng RNG? Aegis, nandiyan pa rin. Ilang minuto pa ang itatagal niyan. Pero, okay, may binibili yung Razor. Ano kaya yun? Nagsha-shopping sa secret shop. Kailangan natin na lang ng assault grass dito para mabilis silang bumasag. At saka medyo mahirap din kasi yung minus armor coming from Goo. So, kailangan nilang AC si Razor. Mm-hmm. Yun lang yung gusto ko sana makita na item dito. Pero Hex, kinuha nila. Which is a good thing for RNG din naman. I think double Hex yung gusto nilang gawin dito para talagang sobrang mailang na si... Faces White. I mean si mm-hmm. White Spirit. Hindi lang yun, si Bristleback din. Sobrang wala siyang magiging silbi dito pag na-double hex siya. Ilang segundo siya di makakapag-QR-QR dun. Nako. Ayan na. Maihahatid. May humampas lang eh. Isang creep siguro. Nahataw ng creep wave dun sa may top lane. Pero at least buhay. Maiuwi yung hex. Kailangan lang pumosisyon na maganda ng Keeper of the Light. Kasi yung Keeper of the Light, kita mo naman, sinasalubong ni Nyx Assassin yung kanyang Illuminate. Uh-huh. So, kung makakapag-usap man yung RNG, kung mapagkakasunduan nila Keeper of the Light yung unahin, and then talunan niya ng Puck on the backline, okay, so it is possible. Uh-huh. Kaya lang. Uy, grabe pero naman peace ang journey. Na lang, guys. Wala na pong Aegis. What a journey it has been pag itong... itong smoke ng Team Liquid di naging maganda. They want to have a wraparound game.
gameplay, no? Ma-caught off guard niya yung si Kaka man lang at least yung mga support. Or basta mas may burst sila na kahit isa dito. Yun yung goal ng Team Liquid. Pero hindi, parang RNG, they are disciplined enough para magsama-sama lang. Sobrang lakas kasi sa pick-off ng Team Liquid. So, hindi nila hayaan na mangyari yun, no? Uy! Pero speaking of pick-offs, uunahan nga sila dito ng RNG with Kaka's initiation onto the high grounds ng Team Liquid. Nakapag-sunder pa si Ana. Saktong-sakto sunder muna bago siya mabash. Ayan na nga yung fear na kapag tumakbo sa linya base. Eto si Bristleback. Sabay sa Tanik, Ana na puno na naman yung kanyang buhay. Lalabat ngayon sa apat from the side of Team Liquid na ipit na Hex and Ana is dead without the 80s. Kailangan pa rin niyang pumosisyon ng maganda-ganda. Wala din, kailangan nilang gawin yun eh. Nakikita naman natin, sobrang hirap humay ground dito. Kung magme-metamorphosis man siya sa harap ng towers para bumasag, mauubos nang din agad yung mga illusions niya dito. So I think kailangan talaga gawin ng RNG yun. And nakakuha naman sila ng value out of that one. Force nila yung tatlong buyback ng Team Liquid. Yes, and that cost them the Terror Blade, but I think that's still fine for RNG. As long as wala, for the next time, wala nang buyback, pwede na nilang patayin. Naku po! Mahuhuli ba si Nyx? O si Nyx ang manghuhuli? May gem siya at nakuha na. Ni matumba man yung kanyang gem din drop. Kukunin nandito ni Keeper of the Light. So, kitang-kita na naku yung magiging position ni Nyx. Assassin, walang buyback. Etong si Razor, guys. Naku, nang gugulo yung pa. Kailangan niya mag-cut ng creep wave kung hindi maaangatan sila ng Team Liquid. Buti nakuha niya, pero Yule Scepter setup is there. Into the Aetherium na, pero nauna yung face shift ni Puck. Sabay dagger out. Somnus, nakikita pa nila kung nasaan nakaposisyon. Na-hex na nga na Viper Strike. Nasuslow na dito si Somnus. Eh, yung disc is there. Sabay, Cyclone. Inahabol pa rin nila. Tinedelay ni Somnus. Guys, yung potential high ground push ng Team Liquid at nakapatay pa. Talagang deserve mo ng tip na bura sa mapa si Mickey. Hindi na po mag-high grounds etong Team Liquid. Makakapaghintay pa tayo sa pagkabuhay ng heroes ng RNG. And, sakto yon sa pag-spawn ni Roshan. What the actual gameplay coming from Somnus? Hindi ko in-expect na ganun siya katapang. Kasi usually, ang gagawin mo nalang, okay, cut kayo ng creeps. Diba? Pero, sobrang, siguro, ookta rin din kasi yan. Plus, mataas na yung level niya. Aeons din nandyan. So, alam niya na kayang-kaya niyang pumatay ng kahit isa. And din, actually, di rin in-expect ni Mickey na papalag dun yung pake. Parang na-blindsided na rin yung the rest of Team Liquid na kaya nilang patayin si Puck, pero hindi naman pala. Ang ganda ng ginawa ni Somnus. Sobrang laking factor na nakapatay ka na, hindi nakabasag yung Team Liquid kahit walang buyback si Razor, and now sila naman yung may edge. Walang buyback dito yung tatlong core ng Team Liquid. Bristleback, kayang-kayang bigyan to eh. Isang ganun lang ulit para sa RNG na mag-dagger in si Kaka, kasunod si Terrorblade. Kayang-kaya nilang bigyan to. 40 seconds, ano kayang pwede nilang gawin dito for RNG? I think Roshan do something about this 40 seconds na wala si Mickey. Up na yung Roshan. Nakita na rin niya ng RNG and looking off. Easy Roshan. Nakuha na naman nila na naman yung Roshan. Kanina naman pang AG, ang kanino ang ano? Ang Aghanim Scepter. I think kay Kaka na. Kay Kaka na. Ayan, may borrow na siya. Kiko kanina gusto talaga kunin ni Kaka. Eh sabi niya na, no, let me get the Iris. I mean the Aghanim Scepter. Tama. Kanya na to. At least, di ba, nakuha nila yung next Roshan para kahit paano, tipid tips si Kaka. And siya pa rin ang nakakuha ng susunod na Aghanim Scepter. The pressure is also there. And I think nakay Razor siya, no? Sakto naman, nakay Razor din yung cheese. Hello? So, kailangan mo na lang din mapindot yan ang hindi na-disable ng Team Liquid. And I think this is the high ground push na rin. Once again, from RNG, Arcane Rune, meron din yung pack. So, I think pag nakita mo naka-Arcane Rune yung pack, di ko alam kung itatry mo pa ba siya. Lipat na lang tayo sa iba. Ayoko din. Ibang target na lang muna. After rin din eh. Tapos may Cyclone eh, yung disc. So, ang hirap niyang hulihin. Lipat na lang sa iba. Terrorblade na lang. Sige, pwede pa. Oo.
Yun na lang. But for RNG, hindi naman sila sobrang nagmamadali. Kasi umabot na tayo sa point na ito na yung power spike ng RNG eh. Ramdam na natin yung factor ni Ana, ramdam na natin yung factor actually ng Razor na may tatlong BKB yan mamaya. Hindi na lang masyadong kailangan magmadali. Kasi pag minadali nila itong game na to, pwede pang bumaliktad to. Actually, may room pa rin. May room pa din para dun da yan eh. Oo. Magkamali lang talaga sila. So, less error for RNG. Kailangan nilang gawin. Kahit umabot to ng 60-70. Yan ang expertise ng Chinese Dotes, guys. Late game. Yun na nga. And aabot na nga tayo dun. Or nandito na tayo, pero meron na kasing double damage ulit Casey. May Aegis, Chispa. So, I think dito na kailangan gamitin ng RNG yung mga resources na to. Nakita naman ni Kaka na may double damage. Arcane, nandyan na rin. Para kay Somnus, nagamit niya na. So, I think tuloy-tuloy na to from RNG. Susugurin na yung Team Liquid sa high ground sila and buybacks. Dapat may buybacks yung Team Liquid. Hindi ko alam kung nag-pull down na ba yung sa tatlo. Pero Viper, Keeper of the Light, na kahit pa paano may pang-spam, dapat meron. Or sana meron. Cooldown pa? I think may pambili naman sila or may pang-buyback naman sila dito. Ang problema, cooldown pa. And naka-smoke actually yung RNG dito. They want to initiate a team fight kasi hirap ka naman humay ground dito with Keeper of the Light. So gusto muna na talaga nilang pumitas ng kahit man lang isa. Unti-unti lang nila. Uy! Nakara face! Bigyan ng sinasabi ko! Walang pinduot ka ng BKBB! Buti na lang may buyback yung Viper na hinihiligan natin sana meron. Zai, magbabalik ako to the team fight. Medyo nangangati na nga si Chalice pero haharapan na nga sila. Ana na silensyo. Nabaldog pa nga siya ngayon dito. Nabash pa yung kanyang ulo pero Aegis is still up sa tanik. Naku po, kailangan mo makaalis. Mikey, makakaalis na nga dito. Ito si Mikey pero ay mamamaalam yung Razor. Napindot ba niya? Yung tatlong BAB, Cheese lang yata. Or Cheese, hindi rin yata. Wala siyang napindot, guys. Hirap din talaga ma-disable dito at ma-bash ng Team Liquid. But still, naku po, binabait sila ngayon dito ni Ana na Hex. Si Ana hindi nakaka-free hit pero nauubos na yung kanyang mga kampe. Madastal, 12 seconds for the Thunder. Hindi na tayo aabot pa doon. Pero there is the Aegis being popped. Round number 2, nahigop na either Remnant. Silence is there. BKB nandiyan pa 2 seconds sa may Thunder. Aabot ba? Hindi. Ubus ang RNG. Sayang. Thunder na eh. 2 seconds, 1 second na lang. Umabot sa 1 second pero hindi. Kung hindi, clutch pa yun from RNG. Nandun pa ipak eh. And yung value na nakuha nila doon, they were able to get the barracks. Pero yun nga, ang daming casualty na nangyari. Ang daming kapalit nung nangyari na yun. Pero kung di nila kasi gagawin to, Dayan, wala talaga mangyayari eh. They want to... Na-burst naman nila yung Viper, pero kasi yes. Tingin pero may ko, buyback eh. Talo inip dito eh. Talo inip. Oo, talo inip talaga. And medyo na inip yung RNG dun, to be honest. Kasi sumobra sila eh. Pwede na silang mag-back after nila makuha si Viper. Pero gusto pa rin nila ng ilan. Force pero, of Hex. May Hex na yan. Ay, naigop. Hindi mo na magagawa yun sa pangalawang beses. May back. Nandiyan na babalik sa team fight natin. Pero sa pagbabalik sa naman pangarap, mamaya, ni Terrorblade, meron ba itong meta? Cooldown pa rin yata pagka... Or I think pa malapit na rin namang mag-up yung kanyang meta pagkabuhay niya. Kasi 30 seconds pa rin naman siya as of now. Pero napilita na nga mag-buybacks yung mga heroes ng RNG. And guys, Diyos ko, grabe yung ating laban. Hindi natin alam kung sino pa talaga yung mananala. Pero na-hex na nga yung Bristle Back. Nakaharap pa siya ngayon dito. Hinuguban ng damage. PGB magagamit sabay sa Tanik. Nabasa ulit si Ana. Hinahabol nila yung Bristle Back. Gusto mag-push ni Matu. Pero wala. Lima na yung humahabol sa'yo. Ala ka talagang magagawa dyan. 120 seconds down si Bristle Back. Buti na lang, nakapagpundar na siya ng kanyang buyback. Oo, ang problema, terror wave lang naman nakuha na commit ni Ana doon. But they have to force a buyback. Yun lang.
yun lang talaga yung kailangan nilang mangyari dito. Kaso medyo risky talaga yung mangyari. May nakashove yung lahat ng lanes ng RNG. So, medyo matagal pa sila bago makapunta sa base ng Team Liquid. And, ang tanong, ano kaya yung value na makukuha ng RNG dun sa pagkamatay ni Bristleback? Pag wala, wala. Parang wala lang din nangyari. Diba? Oo. Napatay lang na si Bristleback pero wala silang kahit ano nakuhang objective. Maybe they can put some visions. Wala na nakikitang vision dito. Even ng Team Liquid. Oh, hindi na rin sila makapag-vision. Ayun na lang. Yung nasa malapit sa mid nila. Bukod dun, wala na. So, medyo mababa na yung parang peak of potential din nila dito. Pero sa puntong ganito, 57 minutes, parang di mo na gugustuhin na lumabas ka mag-isa eh. Uh-huh. 3 minutes before that tier god item, so RNG ang kailangan nalang gawin dito. Huwag nilang palabasin talaga yung Team Liquid. And for Team Liquid, kahit smoke na nila para lang makapag-farm ng mga items, okay na. And ito na, 57 minutes, gusto nilang lumabas kasi nga magkakaroon na ng tier 5 items. And wala kasi mangyari talaga dayan eh. If magstay lang sila sa base, makakapag-defend sila. Oo, pero hanggang doon na lang yun. Hanggang defend na lang yun. Kailangan nilang pumitas at least. True. Pero hirap din kasi sa RNG naman ngayon dito na lumaban pa rin. Kasi nga nag-buyback pa eh si Ana. Apat guys, kita nyo naman, apat yung nag-buyback from RNG samantalang kabaliktara naman nun. Yung sa side ng Team Liquid, apat naman sa kanila merong buyback. And hindi pa nila na-force yung buyback dito ni Bristleback. Kasi kung itatry man nila, very risky play yon from RNG. Kasi isang beses nga na mamatay etong heroes ng RNG or especially si Ana, wala na. Rerektahin na sila ng Team Liquid. Pero RNG, inaabangan nila yung Roshan. Di nila alam, 2 minutes pa. Sakto! Oh, sa tier 5 neutral items. So, farm na lang muna. Ay, ay, ay. Malapit na yung mga tier 5 items natin. Alam na din ng Team Liquid na may Roshan na rin anytime soon. So, lalabas na talaga sila sa mapa. Ito na, moment of truth. Somos okay. Kagahuli to na ko. Alam na nila, nagkasalisihan na to. Kita na nila na nandito yung Team Liquid, sabi nga ni Darkstar. Kasi guys, may sentry, ayan, yung RNG, eh, ganun naman. Yung Team Liquid, may off sentry sila. So, makang, alis muna tayo. RNG, ire-reposisyon yung kanilang sarili sa kung saan nila tingin magiging maganda yung kanilang vision. Or, mag-wait sila sa next Roshan. Ang tagal ng 1 minuto, guys. Pinakamatagal ay 1 minuto to para sa RNG. Diyos ko, wala silang nagiging longest progress. Longest 1 minute of my life, no? Sa RNG. Nako. 1 minute pa... Nako. Sobrang bad beats dito para sa RNG. Lamang na sila eh. No, if magkaroon lang ng Aegis sana. And ngayon, alam ng Liquid yan, kaya pa nilang i-contest yan actually. Kayang-kaya pa, pero I think kailangan mo na rin mag-farm ng both sides para pagdating ng rush fight natin, meron silang mga panggulat na mga items. Wala man na new items, literal, pero neutral items, ayan, posible silang makakuha. Ayan, Ex Machina, Mirror Shield, Book of Shadows, naku po. Okay, ang dami nang makukuha dito ng Liquid. Danasa na RNG, Habol-habol B. Oo, RNG! Na, nagpa-farm na rin sila ng kanila. Yup, your shield maganda for... I think for Void Spirit, pwede. X, Machina, I think for Bristleback, for sure. Yan, armor plus. Yun nga. Naku! For... Book of ano naman? Sino-sino? Force Boots? Kanina yung Force Boots? Yan, pwede sa support, I think. And then, nako po, oh. Yari, yung gaganda rin na nakuha dito from the side of RNG, oh. Seer Stone nandyan din sa kanila. Mm-hmm. Ah, sabagay, pangtanggal kasi yan ang boots sa slot mo, eh. Kapag kawala ka ng paglalagyan ng bagong item, ayan, kunin mo yung Force Boots. Pero nasa dire side kasi siya, guys, eh. Book of the Dead, ayan, meron din. Yung Team Liquid, uy, swerte, ha? Kasi nakakuha din ng Book of the Dead yung RNG. So, when it comes to pushing, pwedeng magsagutan yung kanilang mga units dun. So, at least walang lalamang gano na merong mga Necronomicons dyan.
Pero yung Sheer isa Stone? Wala. Yeah. Sheer Stone binigay nila kay Abaddon. Ang crucial na ito na. Guys, 60 minutes na, isang oras na. Hindi, actually ako, hindi ko pa rin alam kung sino talaga magko-close out nung game. I think the Roshan is really the key kung paano mag-close out nung game na to. Sino makakuha niyan? May refresher, may Uggs. And hindi lang yun, di ba? Yung dalawang, pangalawang buhay na hinahanap mo para mas tumagal ka sa teamfight. Mm-mm. Kakailang to! Lalo na walang buyback, yung RNG. Ex-Nova? Si siya yung pinakamalapit. What? Nakita na nga siya agad. Ni Boxy, nabaldog yung kanyang ulo, pero baro time is there. Naku po, nilalabanan nila yung Terror Blade. Gusto talaga nila ito, TBO. Pero Anna, meron siyang BKB. Oh, harapan niyo ko sa ngayon, satanic ate, satanic. Magagamit nito si TB. Same goes for Anna, pero matumaban. Kailangan niya nakakampi. Nilalabanan na nga ito si TB. Meron siya satanic. Sagutan lang, guys. And Anna. Anna, wala siyang buyback, guys. That's a dieback. Isang minuto pa cooldown. Yung buyback niya, kahit may pera man siya dyan, sabihin na nating meron. Pero kita nyo, guys, yung paghahabol ng Team Liquid right after Anna dying. Lana, di ko na alam kung paano pang solusyon dito ng Liquid RNG, guys. Grabe. Wala Liquid Nako. Na to. Walang buyback si Terrorblade. Sinong papatay kay Bristleback? Actually, nakita ko nga nung naghahampasan si Bristleback and si Terrorblade, hindi niya kaya. Si mamamatay na rin nun si Bristleback eh. Hindi lang nila, I think, napigilan yung satanic. Nakapag satanic eh. Chalice, wala rin. Satanic. Buhay back si Chalice. Kaya ba? Somnus? Malahimalang okay. Team fight? Buhay pa naman yung Hawk? It's over. GG na. GG na. Ang sakit nito for RNG, Diane. Sobrang heartbreaking ng pagkatalo nila na ganun-ganun lang. Kasi mas, alam mo, mas bossy kasi yung Team Liquid dun sa last team fight na yun eh. Nag-smoke sila and umakyat sila dun sa neutral, sa high ground, just to make sure na hindi sila ma-out of position. And ang nangyari dun, si Ana napilitan ng mag-meta kasi nandun na si BB sa harap niya eh, na-abyssal siya and a lot of stuff is going on para pigilan si Terrorblade. Pero at the end of the day, Bristleback, napaka-broken talaga nitong hero na to. Pag nag-level 25, kita mo yung damage kay Terrorblade? Sobrang taas. Oo. And I think andun na tayo sa point na papapatay na nila si Bristleback, pero yung satanic kumapit pa for BB. Yes. Actually, hindi ko siya matatawag na comeback eh. Kasi dun sa game na yun, that is anybody's ball game. Mm-mm. May lead lang talaga yung RNG, pero yun na nga, Roshan kasi pinaglalabanan eh. Doon nadidikta. Yun na yung magdidikta kung sino talaga ilalamang doon sa may game natin. Pero I do agree sa mga tropa nating nanonood dyan from Facebook, YouTube, and Twitch. Ex Machina talaga na nakuhang item dito. Grabe. Ni Bristleback. Sobrang nag-pay off during the last team fight. Isipin mo, ang nakaharap sa kanya, tatlo. Pero nabuhay siya doon sa tatlong kumapit humahataw yung, sa kanya. Satanic, BKB, mapindot niya lang talaga. Yun naman yung pinaka-importante for Mato and Bristleback pa rin, guys, yung namayagpag. Dito, guys, sa ating series and medyo malas pa rin si Anna. Kasi parang I think yun na dapat yung game nila. Ginawa Anna, naman eh, ni Anna diba? Lahat. Kaso, yun nga, actually na-overwhelmed din, I think na-overwhelmed din si Anna dun sa Ex Machina plus yung damage ni Bristleback. Kasi yung tansya niya, kaya niyang pumatay eh. Kung hindi, kaya patayin si BB, kung hindi niya tansya or kung iniisip niya hindi niya kaya si Bristleback, I think the four staff out na yun eh. Or nagpa-four staff out na siya, hindi siya mag-BKB, magpa-four staff siya, magpapa-save siya sa Abaddon or sa kakampi niya. Pero hindi, pinalag niya. Kasi nga, akala niya kayang patayin. Pero, again, Bristleback, with that items, and that tier god items, is the key para makuha nila yung game number one as well. Agandahan talaga eh, no? And nag-comment dito, Casey, si Joshua Baredo, nanalo pa daw siya ng time 6. I think nanalo si Joshua sa live odds live natin odds! Sa rivalry. Kasi guys, meron po tayong live odds dyan. If nalulugi na yung team yon na tingin nyo kayang manalo pagdating ng late game, pwede nyo yung tayaan, guys, sa rivalry. Just refresh nyo lang yung site. Kung sakali mang nagko-close yung mga markets, babalik yan, guys. So,
wait nyo lang and refresh nyo lang po ng i-refresh. Kung may questions po kayo, PM lang din po kayo dito sa KuyaNic page. And kung gusto nyo naman po mag-register, please do use our registration link, rivalry.com/luponwxc. And yung bet natin, nanalo for the over. Ayan. Bibigay mo ba sa amin yan, Direk? Ako, nananalo kami sa... Oo. Pero... tinataya namin dyan eh. Draw. Ang binet namin ngayon nga dito ni Casey. Ako pala tingnan to. Tingnan natin kung mananalo ba yung draw. Pero nakita naman natin kung gaano rin kalakas yung RNG. So I think kaya din to ng draw. Ngayon na ba tayo tataya, Direk, or... bukas na. Mag-draw na tayo. So, I think mamaya ayan naman. Mamaya na tayo. Pag-iisipan muna namin ni Casey. Sisilipin muna namin kung saan ang matataas ang odds. Kasi yun lang po talaga ang nakakaakit sa amin, guys. Odds lang po talaga. And kung gusto nyo sumabay, guys, good luck. And wala po sana tayo sisihan. Pero di naman po namin pinag-iibang, guys, na 25 po ang aming prediction points ni Casey. Isa lang hello, po ang lamang sa po amin ni Kuya Nick. Pero mukhang ano naman, maangatan naman namin sa today. So guys, please do share yung ating live stream from Facebook, YouTube, and Twitch. Magta-take lang po kami ng quick break. Parang 2 games na yung kinas namin ni Casey. So sobrang haba. So, rest muna kayo dyan, guys. Inom ng tubig, inom ng kape. Sobrang dami pa nating games ngayong araw. And we'll see you guys again later. Bye for now!